Hey guys, welcome back to my channel. It's Booz. So for today's video po, ang pag-uusapan natin ay yung nirun kong Twitter poll nung nakaraan. So nagtanong-tanong ko sa inyo kung ano yung gusto niyo pag-usapan. Tapos ang lumabas dito sa poll natin ay ito. Oops, ayan. Ewan ko makikita niya. Ah, hindi niyo makikita syempre kasi nga tinatamaan nung araw. Pero ako na lang magbabasa. So ang choices natin ay excess and their impact, commitment, flirting normally, tsaka moving on. So yun yung apat na choices natin. And hindi ko alam, pero ito yung lumabas talaga sa result na unang-una, flirting normally. Ayan o. Basta yan, flirting normally yung lumabas. So, sige, usapan natin yung pag-flirt natin ng normal. So kasi, ngayong community quarantine, maraming bored. Ayan, so yung iba, chat-chat sa ex nila, ganyan. O kaya, download dito ng Bumble, download dito ng Tinder, ganyan. So, wala, bored nga. So, naghahanap lang ng pansamantala. Pampalipas oras, ayan. Mga ginawang pampalipas oras dyan, taas ng kamay. Pero yun, since nung pag-flirt normally kasi, kailan mo ba kasi masasabing normally ka nang nakikipag-flirt? Kasi medyo mabigat eh, medyo mabigat tong topic kasi syempre, wala akong gustong ma-offend or matamaan sa mga sinasabi ko. Pero, ayun, sa point of view ko lang ito. So, kasi bago ko nagsimula mag-film, nagsulat ako dito sa notebook ko. Okay, nagsulat ako dito, ayan o, flirting normally. So, ayun, gumawa ko na medyo kodi ko, pero kasi, ayun nga, ang hirap kasi ng topic na to. So yung, ano kasi, flirting, ginagawa naman ng lahat yan eh. Nang pag single ka, you flirt, and that's normal. Pero kasi, minsan, yung pag-flirt, sumusobra, and hindi tama yon, okay? Gets nyo ba yon? Nung sobrang pag-flirt mo na, nakakalimutan mo na rin yung sarili mo. And you get lost in the process. Pero, ayun, yung pag-flirt ng natin, or pag-flirt normally kasi yan. Wow, normally. Sige. Kasi karaniwan ginagawa ng Gen Z to the late millennials. Tama ba ako? O basta yung last batch ng millennials, ganun. Kasi naman, di ba? Bakit mo pipigilan yung sarili mo? Maghanap ng jowa, ng partner, ganyan. Siyempre, huwag kang, okay, third party, huwag ka na umeksena kung may jowa na yung gusto mo, di ba? Layo-layo, distansya, bago ambulansya. Pero kasi, eto, ayan. Nilistahan ako kung sino yung mga taong nag-flirt normally, ha? Ayan. Sila yung mga taong nag-explore ng mga tao. Kasi yung iba, kaya lang nag-flirt, gusto nila makilala ng tao na, kunyari, nasa college, ganyan. Or, gusto nila yung mga nagtatrabaho na, ganyan. Gusto lang na makilala, pero hindi nila alam, nag-flirt na sila. So, sumunod ng mga klase ng tao, yung mga people na pinili maging single. Yun yung mga taong takot din sa commitment. Kaya, hala, flirt. Sige, landi, ganyan. Pero kasi, alam niyo yun, pag nag-flirt ka, yung feelings mo, okay? Yung feelings mo kasi na-involve na dyan eh. Pero yung mga taong pinili maging single, kahit anong flirt mo dyan, kahit anong landi mo dyan, hindi mo yan matitibag. May ano na yun, may mindset na yun dito, na kahit anong landi mo sa kanila, hindi ka nila papatulan kasi nga pampalipas oras ka lang. Okay, gets mo yun? Okay. And last sa list ko, yung klase ng taong nag-flirt ng normally is yung mga sobrang nasaktan. Kasi feeling ko eto yan. Pag sobra kang nasaktan, magiging manhid ka na dun sa sakit. Alam kong may yun, syempre. Alam naman natin lahat yun. Kasi bakit mo gaganti sa ibang tao yung naramdaman mo sakit, di ba? Pero yung iba kasi, naging coping mechanism nila yun na parang, grabe, sobrang nasaktan ako, ganyan. Wala na talaga, ayoko na. So, parang gusto nila maging single. Yung parang choice number 2 na, I want to be single na lang, ganun. Pero kasi,
ayaw din nila, ang tigas sa mukha, sobrang nasaktan na, gusto pa, hala, sige, ganyan, gusto pa nila, pero, ayun, gusto nila, wait, papunta na to sa loob class, nag-intro, nagugulo na rin ako. Okay, kasi yung nga, pag sobrang nasaktan, nagiging mahid yung puso mo. So, kahit anong landi mo, kahit anong landi sa'yo, wala, papalipas oras ka lang din, okay? Kaya, kung sa inyo, huwag kayong basta-basta makipag-relasyon o makipag-harutan kahit kanino. Kasi nga, may na-involve ng feelings doon. Okay, gets nyo yun, gets. Ha? So, ayun. Bakit nga ba tayo nag-flirt? Kasi, may objectives yan eh. Bawat nag-flirt, may objectives yan. Ang objective mo ay, una, makahanap ng partner, jowa, kasama sa buhay, o kahit ano. Number 2, gusto mo ng kausap. Ayun, pampalipas oras. Bored. Bored kay. Pero eto ah, hindi ko naman pinagtatanggol yung mga taong ganun. Coping mechanism nila yun eh. Alam mo yun. Coping mechanism nila. So, ang mali lang dun is kung paano nila hinahandle yung situation. Huwag kayong magalit sa tao. Okay? Don't attack the person, attack the problem. Okay, attack, yes. English yun, nagets nyo yun. Oh, basta tama yung sinabi ko. Don't attack the person, attack the problem. Kasi hindi matatapos yung problema kung hindi yung problema sasagutin mo. Walang mangyayari kung i-down mo nang i-down yung tao. Tulungan mo siya. Alam mo mali na, huwag mo nang i-down pa. I-uplift mo siya. Malay mo, di ba? Makatulong ka. So, ayun. Tapos, flirting normally. Kasi itong flirting normally na to, diba? Usually nangyayari to sa mga dating apps. Tinder, Bumble, Omegle? Omegle ba? Tama ba pronunciation ko? Basta gets nyo naman yon. Tapos, ano pa ba? Wala na akong alam na dating app eh. Pero yun, yung sa tatlong yon. Normal. Normal lang siya. Usually nga, diba? Pag puro stranger nga din eh. So, practically, naghahanap ka ng kausap. Kasi sometimes, some people are out of your league. So, hindi mo talaga sila maabot. Kaya nga, pipili ka, swipe left or swipe right. Kasi nga, may choice ka. May choice ka kung pipiliin mo sila. Pag nag-match kayo, edi it's a match. Karaniwan naman, hi, hello lang nandun. Pero, may mga tumatagal. Sino ba yung mga tumagal na relationship sa dating app? Parang sa Tinder ata, si Ray Hermar, pati si Miggy, ayan. Silang dalawa, o tignan nyo, nakahanap sila. Successful. Successful. Pero yung win rate mo sa mga dating app, sobrang lit lang. Parang mas okay pa yung kumilala ka ng tao na by friends, ganun, or workplace. Bawal niya mag-jowa sa workplace usually, pero ayun, dun kayo nagkakakilala, diba? O sa classmates, ganyan. Huwag lang kayo talaga mag-invest ng sobra. Yung tipong, pag nag-invest ka, alam mo yun eh, pag nagmahal ka sobra, tapos, invest, ala, bigay. Kasi alam mo sarili mo na, okay lang kahit di na ako makatanggap ng pagmamahal, basta nabibigay ko yung pagmamahal na gusto ko. Pero mali yun eh, kasi at the end of the day, madedrain ka. So yung love mo, magiging ano siya, cause din siya ng pagkalungkot mo. Kasi, wala, okay, sige, okay po tayo. Ang hirap niya i-explain since, alam mo yun, ang hirap niya i-explain eh. Yung parang, okay naman ako eh, diba? Parang, bakit ikaw? Parang ganun, diba? So parang, ang nangyayari is, okay. So, ang nangyayari kasi, pag ganun yung situation, madedrain ka emotionally sa sarili mo. Okay, yung akala mo masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka sa ganito, masaya ka sa ganyan. Hindi pala, okay? Hindi pala masaya yung ganun. Kasi, nagsasayang ka ng oras mo eh. Sinayang mo yung oras mo. Na may mga tao naman nagmamahal sa'yo, pero hindi mo pinagtuunan ng pansin. And that's sad. Kasi, maraming tao ang gusto magmahal sa'yo. Pero ayaw mabuksan yung puso mo. Kasi nakafocus ka dun sa isang tao na gusto mo. Pero hindi ka naman, alam mo yun,
hindi naman babalik sa iyo, eh. Hindi babalik sa iyo yung pagmamahal, hindi babalik sa iyo affection na gusto mo. Hindi. Okay? Hindi babalik 'yon. Okay? Huwag niyo nang tignan 'yon. Okay? Huwag niyo nang tignan yung mga taong masyado kasi tayo idealistic. Kunyari, pag sa babae, ah, gusto ko pogi, matangkad, maputi, ganyan. Pag sa mga lalaki naman, gusto ko yung petite lang, maangas, mali, ano, ganyan, maganda, maputi. Okay, hindi yun ganun. Hindi ganun nag-work yung love, okay? Ang pag-work ng love, yung taong tanggap ka. Taong tanggap ka ng buong puso niya. Okay, yung taong willing makasama habang buhay. Kasi yung looks na yun, ay, hindi kayo tatagal dyan sa relationship nyo kung naging basihan nyo yung looks. Tatagal kayo sa relationship nyo kung naging basihan nyo yung attitude nyo. Kasi attitude nyo lang naman magdadala sa buong relationship, eh, diba? Diba? Attitude lang. Kasi, hello, ang dami-dami maganda at gwapo dyan. Bakit ka magsasettle sa ganyan lang? So, ayun. Yun nga yung sinasabi ko na huwag kayong mag-i-invest ng masyado sa mga taong alam nyo sobrang mahal nyo. Kasi baka masira kayo in the process, eh. Alam mo yung, ano, nagmamahal ka kasi. Okay. Kasi pag sobrang nagmahal ka dun sa tao, tapos nag-invest ka sa kanya, alam mo yung kahit hindi mo naman makuha yung pagmamahal na gusto mo, okay lang sa'yo. Kasi nga, nabibigay mo yung pagmamahal na gusto mo, eh. Pero aabot ka sa point na madedrain ka. Aabot ka dun na parang, bakit ganun? Ginawa ko naman lahat, di ba? Ba't parang hindi pa rin ako sapat? Ayun yung nagiging epekto ng flirting normally. Hindi ka lang makaka-apekto sa ibang tao. Minsan, maapektuhan ka rin sa sarili mo. Kasi nga, ganun eh, sobrang pag-flirt mo, kala mo normal siya. Pero, pag na-fall ka, talo ka, okay? Di ba? Pag time mo na talaga para mag-breakdown ng malala, okay? Hindi breakdown na lang. Pero, ayun. Siguro, maging friendly ka na lang. Huwag na lang kayong mag-flirt normally, guys. Okay? Huwag na lang. Okay? Save yourself from drowning. Nandun ka pa lang sa pababa ng pool, eh. Huwag ka nang tumalon. Okay? Pag-swimming ka na lang, dahan-dahan. Para pag ayaw mo na, or gusto mo na tapusin, pwede ka na umahon ulit. Okay? Huwag kang magpapalunod sa sarili mo. Flirting should not be normalized. Oo, kasi marami kang masasaktan na tao, masasaktan mo rin sarili mo. So, invest yourself sa mga taong mahal mo at sa mga taong mamahalin ka. Kasi alam mo, pag in-invest mo yung mga taong, in-invest mo yung sarili mo sa mga taong nagsasayang lang ng oras mo. Lugi ka na nga dun, eh. Wala ka pang laban. So, para mas maganda na mag-invest ka din sa mga taong alam mo nagmamahal sa'yo at maging, at minamahal mo. Para it's a win-win situation. So, ayun. Huwag nyo madaliin, okay? Huwag nyo madaliin yung mga bagay-bagay. Dadating yung time nyo. Kung nakikita nyo, ah, yung iba may mga jowa. Ay, ang saya nila, ganyan. Pero kasi, hindi mo time. Hindi mo pa time ngayon, eh, no? Kasi, pag time mo na, dadating yan. Okay? Huwag mong hanapin. Dadating yan. Promise. I swear. Grabe. Ang daming ko nung mga kaibigan na nagpakatanga, okay? Pero, ayun, laban lang sila. Niloko ka? Sige, fine, okay. Tanggapin mo na lang. Dadating din yung panahon na makakabangon ka rin. Pero kung nanloko ka naman, please naman, di ba? Kung nanloko ka, please, pag-isipan mo yung mga ginawa mo and pagsisihan mo. Kasi, sobrang sakit makaloko ng isang tao. Okay? Kung alam niyo yung feeling na niloloko, paano pa yung feeling ng manloloko? Kasi yung mga manloloko na yan, feeling nila nakakadagdag ng ego nila yan, ng pride nila, ganyan. Kayo mga manloloko dyan, please, pag-isipan niyo yung mga ginagawa niyo kasi mali yun. Okay? Mali. So, at the end of the day, guys, kung papipiliin kayo, kung mag-flirt kayo or makipagharutan na lang kayo sa iba't ibang klase ng tao, huwag na lang. Alam niyo yun? Huwag na lang. Kasi, kailangan mo muna malaman yung worth mo as a person. Tapos, tsaka mo lang makikita yung tamang worth ng iba.
Kasi, alam mo yun, pag nalaman mo na yung worth mo, hindi ka na magsasettle for less. Hindi ka na, hindi mo na sasabihin sa sarili mo, ah, pwede na yan, kesa naman wala. Okay, alam mo yun, dapat alam mo sa sarili mo yun eh. Alam mo na, ito ako, hindi ako magsettle para dito. Dapat dito lang din. Pwede dito. Pero huwag kang bababa na please lang. Please, huwag kang bababa na standards mo para sa ibang tao. Alam mo yan sa sarili mo. Sabi nga dun sa kanta ng Ben M. Ben, diba? Umibig lang kapag handa na. Huwag na lang kung trip-trip lang naman. Okay guys, medyo kinanta ko siya pero ayun. Tama yung sinabi nila. Umibig ka lang kapag handa ka na. Kung trip-trip mo lang, ay, huwag mo nang pasukan yan. Ano yan? Gulo. Gulo yung hinahanap mo. So, I guess this ends our vlog. So, see you again sa susunod natin topic. So, bye guys! Joke lang. Huwag subscribe pala muna kayo dito. Subscribe. Ay, ito ba yun? Basta doon. Oo. Tsaka, ayun. Basta mag-subscribe muna kayo ha, bago kayo umalis dito. Bye! So guys, wait. May gusto pa ako sabihin pala. And nakalimutan ko. Huwag kang magmamahal ng panibagong tao kung yung puso mo nasa lumang tao pa rin. Hayaan mo mag-heal ka muna bago ka makipagharutan at maghanap ng iba. Bye guys!